Alam mo guys, hindi ko akalain na ang pakwan pala ay namumunga sa puno. No? Kira mo, eto ang pakwan, no? Ito yun ang pakwan na nasa puno. Ayan, no? Oh my God! Ano to? Ano to? Kalabas. Ano siya? O paliwanag mo, Cabernet, ano yung kalabas? Miracle fruit daw, Jules. Hindi pa ako nakaka-explain. Hindi pa ako nakakatikin ng miracle fruit. Oh my gosh, ang laki. Hindi pa pwede pitasin to. Itong magulang na. Ayun na, doon ka pumunta sa magulang. Pitas ako ng pakwan. Hindi nyo alam ha, ang pakwan, binubunga ng puno. Bakit miracle fruit? Kaliasa ng minog. Diba? Minog to? Aray, kung nga isa ilalim. Yung isang malaki. Yung malaki. Kaya pitasin natin yan. Para. Ang bilis naman, hindi ko pa na yata nakunan. Hindi po ma-intik. Ang bigat ha! Pwede pang bowling to ha! Nice throw! Okay, hawak mo. Hanap ka pa ng kwan? Baka mo. Oo! Bigat to! Parang bowling ball eh. Hindi ko maintindihan kung pakwan ba to o buko. Sobrang laki. Ano ito? Paliwanag niyo po, ano po ito? Ito yung magic fruit. Diba, tinatawag itong miracle fruit. Pero ang kwan talaga dito, ang pangalan nito, kalabas. Kalabas? O, kalabas. Parang kalabasa. Kalabas. May SH sa dulo. Kalabash. Kalabash. Ginagawan juice ito. At yung, ayon sa mga ando sa internet, sa YouTube, ay maraming nagagamot ito. Diabetes, cancer, sa buto, kidney, ang dami nakalista doon sa, buksan lang ninyo yung sa YouTube na kalabas or magic fruit. Ando na kung ano mga ginagamot nitong kung ito. Ano pa, ano ang lasa? Parang uminom kayo ng red wine. Meron akong radius dyan. Patitigman ko sa inyo mamaya. Kalabash. Ito, binibiyak. Kung gusto ninyong i-preserve yung bao, kasi matibay ito eh. Lalagariin. Pwedeng gawing sombrero eh. Ha? Lalagariin. Wow! Helmet. Wow! Lalagariin yan. Tapos? Pag nabuksan yun, puti na ang laman. Iyon yung... Kakainin mo. Pwedeng kainin, pwedeng i-boil para makuha yung katas. Pero pag kakainin mo, anong lasa? Ay, masarap din. Masarap din. Pero mas masarap pag juice. Pag juice, masarap. Parang matamis-tamis na para red wine. Uy, tikman natin. Titikman yung mamaya. O ito pala ang kalabas. Yung mga masakit na yung isang pinsang ko, ay isang kapatid ni Mrs. Hindi na makabangon. Iyan lang ang kanyang ininom. For 1 month. Nakalakad na siya. Kaling. Kaya pag nung ipinos ko ito, for sale sabi ko, nagalit sa akin. Kuya, wala na ako pa supply. Isang litro na lang ika yung... Saan makakabili ng seedling nito? Kay Cabernet. Meron ka dito alaman na to. Meron namang ilan. May ilan na lang. Ito, pakinaisan niyan ha. Ayun, yung seedlings na yun, yung paugat na yun, sa may kuha ng saging na yun. Galing! Ito, itong laki na ito, makakakuha na ng almost 3.5 liters. Juice. Interesting, ha? Grabe. Ang kalabash na hindi ka bash-bash. Hindi tayo mababash dito, ha? Hindi kasi, may miracle fruit, may healing properties. yan, go. Oo. Pwede rin bowling. Pambowling. Mga ilang pounds kaya ito? Hindi ko alam. Tingin mo. Nasa 5 kilo na. 5 kilo? Hindi, 5 kilo times 2.2. More than 10 pounds. Ang dami pang kalabash dito. Yung kung nga Georgie's ko. Galing. 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 Ang dami kalabash. Kabash-bash. Ito na nga ang giant kalabash na miracle fruit. Ngayon kasama natin si Ate Dina para ipaliwanag sa atin kung paano bang preparation nito. Ano ba? Apo. Ito po kasi matigas po yung ano niya, yung balat. So kailangan po siyang lagariin. Lagariin? Ah, hindi nga, lagari talaga? Ako po actually, binabagsak ko lang ganun. Nabibiyak mo po, pero pag si Tito po, nilalagari po niya. Ay, ano pwede yung kuchilyo, hindi kaya? Hindi po. Itak. Lagari eh. Siguro, lagari daw, babe. Ito po yung itsura po niya. Ayun! Parang mo po. Ayun! Alin ang itsura? Ito po, lahat po yung kakayurin po. Kakayurin yan, gano'n? Oo, tapos... At nalagay mo sa... Kaldero! Kaldero, opo. Tapos, balang tubig?
Walang tubig to. Hayaan mo lang siyang ano doon. Parang langka. Ayun o. Kasi ayun. Katas nga o, Jules. Makatas. Ayan, katas. Pwede mo makainin yan na kinutsara tapos sabay kain? Hindi, iba. Parang ibang lasa, di ba? Ay, talaga. Ate Dina, kaya mo? Kutsara parang ice cream? Opo, pwede. Sige nga, go nga. Parang malaputi kang itsura eh, no? I dare you. Sige nga. Mura na, puti-puti. Opo. Ah, ito matanda na. Ah. Sige nga, Jules. Oh. Change taste challenge. Medyo weird. Weird yung lasa. Mas masarap ano? Pagluto. Ah, mas masarap kuluto. Nakaiba. So, nasusuka ka na ba? Mapait. Mapait. Parang apalaya. Mapait. Pero pag niluto po siya, kulaiting na po siya. Ayun. Ito po siya. Ganito. Ayun. Pag nakita nyo na pong nangitim na po siya, pwede na po siyang ano, hanguin. At sinabi mo, walang halong tubig. Walang halong tubig. Oh. Puro wala, puro-puro to. Ano siya, ganyan na, lalabas. Ito na pong labas niya. Hindi, parang pakukuluan. Kung walang tubig. Magkakatas po siya. Kakatas ng kusa. Pati nga Ate Dina. Oh, cheers to life! Cheers, cheers, and to good health! Ay! Alam ko, nabasag ko. Ayun na. Okay, one, two, three! Okay lang. Okay lang. Parang... Parang ano siya? Parang Ipicacent oil. Parang... Eka ha? Hindi ko maano, parang damo. Dire. Teka lang ha. Damo po na. Ay, alam ko na. Hindi. Prune siya. Yung balot ng suman pag binoil mo. Ganun ang lasa. Dahon ng suman. Parang yung prunes. Dahon ng sagi. Dahon ng saan? Ikaw? Oh, social. Prunes. Parang may pagka-raisin yung taste. O kasama na natin si Alex at si Leonie ng Unigrow. Alam mo, Ka-Bernie, ang dami nagtatanong sa atin eh. Sa vlog, ano raw pa yung fertilizer na ginagamit mo lagi kapag nagtatanim ka dun sa bahay? Ito nga po ng Unigrow. Ngayon, i-demo nga po ngayon ni Alex at ni Leonie kung paano ang paggamit sa ng Unigrow. At ito po ang lagi natin ginagamit sa lahat ng palaman natin. Hindi lang po sa lahat ng alaman, pati sa mga ornamental, sa gulay, sa pisdaan, sa pispan. Huh? Dahil ito yung pangpalago po ng lablab. Sa hayo pwede? Pwede po. Aquaculture, animal and agriculture. So all around siya na? All around. Microorganism po siya. Good bacteria po siya. Kaya po adaptable po sa lahat ng crops, sa aquaculture, as a preference. Kaya lang, hindi ito nakarestro pa sa animal. Pero ito ay proven na po. Kasi sa pinanggalingan po niya, ay ginagamit po din nila sa kanilang mga alagang mga isla. Ang Unigrow po natin ay dalawa, itong soil conditioner po at saka itong plant growth enhancer. Ito po ang soil conditioner ay Brevi Bacillus lateris porus, isa pong uri ng good bacteria. Itong plant growth enhancer ay Streptomyces microflavus naman po siya. So ito pong soil conditioner ay pinapaganda po yung lupa. Lahat po ng mga nutrients, mga element na andun sa lupa, na kapag hindi na po kasi balanse, ito po ay nakakulong siya. So pag ginagamitan po natin ito ng soil conditioner na Unigrow, yun po ay nabubuhay at na-absorb po ng halaman. Wala pong nag-blablocking po doon sa ugat. Sa mga nutrients. Sa mga nutrients. Kaya po nabubuhay yung mga nutrients po madali sa lupa. Madali po siyang ma-absorb. Ang ibig ito yung trabaho niya. Ang ibig po kasi sabihin noon, pag continuous application ng chemical fertilizer, nagiging acidic yung lupa, napipix ng soil, yung mga available niyo nutrients, kaya yes, nagiging hindi available. Pag nilagay mo, ginamitan mo ng Unigrow, ayun, marirelease yung mga nutrients na naroon sa lupa. Yes pa. Ayun, ma-absorb nga yun. Hindi nasasayang. Hindi nasasayang. Kaya kahit na hindi kayo maglagay ng abono, kahit kalahatil abono, yung pong natural na abonong naroon na napix ng soil, ay lalabas ngayon. Kaya yung Unigrow, kahit kalahati lang ng abono, ilagay mo, o wala pang less than one half, magaganda po yung laman. Ang maganda po din nito ay... Minus ka sa chemical fertilizer. Hindi na kailangan pa soil analyze ng lupa. Yung po mabilis. Saka walang chemical to. Walang chemical. Walang halong chemical.
Dapat po sa isang sachet na gagamitin po natin, ay didissolve po natin siya sa kahit anong formula pwede natin gamitin, 4 na litro, 3 litro. Basta't ang importante ito ay pang 3 knapsack na sprayer kung i-spray yung ating gagamitin. Pero kung ito ay gagamitin natin na pangdilig, ito po ay i-dissolve natin sa 1 litro at ihahalo natin sa 99 liters para meron po tayong 100 litro na gagamitin pandilig sa kahit anong uri po ng ating mga pananim. Kalahating drum na tubig. Kalahating drum. So ito yung una nating sachet. Anong tawag doon sa una nating sachet? Soil conditioner, Ruby Bacillus Lateros Porous. Ito naman po isa ay yung pong plant growth enhancer. Plant growth, yan ba yan? Okay. Plant growth enhancer. Ang plant growth enhancer ay pinaprevent din po niya o pinapalakas yung resistanta ng ating mga halaman. Hindi po siya basta-basta inaatake ng mga insekto at saka ng mga sakit. So nagiging matibay po itong halaman natin pag ginagamitan po natin ng Unigrow. Ito po yung Streptomyces microflavus po, yung plant growth enhancer. Ibitahan natin si Mr. Vistar dito. Sir, paano mo ba na-discover ito? Year 2004, may nagdala rito sa Pilipinas isang foreigner. Pina-testing sa agad. Ngayon, mahilig ka naman sa pananin. Testing mo ito. Binigyan ako ng ano. Kabernan, alala mo, maliliit pa noon. Explicit ang tawag pa nga. Maliliit pa dito. 10 grams pa lang. Inano ko sa ano sa bahay, sa mga nagwerta. After 2 to 3 weeks, nag-iba lahat ang tsura. Iba, yung mga bunga. Ano kaya ito? So, nung bumalik ko sa Manila, binigyan ko ulit ng sampo. Pinamibigay ko na sa kaibigan ko. Lahat ng resulta, ganda. Lahat ng full positive. So, nahiyaan akong hingi. Bumili ko ng marami. Pinamibigay ko na yung pinamibigay sa mga kaibigan. Sabi na saan, ito pinimabili. Ang napaganda. Kaya lang, nangyari, mayroon kami usapan na ako mag-introduce sa buong Mindanao at my own gastos lahat. Napagsikap ko sa Mindanao, ang nangyari, ayaw naman niya ibigay sa akin ng exclusivity. So hanggang hindi siya nakatake off, nawala siya, pinanap ko ngayon ang source. For 7 to 8 months, nakita kong source. So na makita ko, kumiligit na ako, in-invite nila ko sa abroad, at tuloy-tuloy na hanggang naging kaibigan ko yung chairman of the board, binigyan tayo ng break na tayo magiging exclusive distributor. Kasi nakita ko na malaking tulong sa magsasaka. Malaking tulong. Ano ba nakita mong pagbabago? Malaki. Malaki hanggang nangyari. Yung mga bulaklak niya, mga bunga niya, iba-iba. Malaki ang puno. Iba ito eh. Kaya sinikap ko mahanap yung source. Bago ko naman kinuha yung exclusivity, tinignan ko muna yung facilities nila gaano kalaki. Kung hindi ba ito ano lang, fly by night na company. Ang discover ko na one of the richest company pala ito in the world. Top 17 richest company. Ang producer niyan. So yung kakako, hindi to biro. Tapos dinadala na ako tinutor sa iba-ibang lugar. Nakita ko plantasyon nila malalaki. Mga babuyan, mga hayop. Sabi ko dito biro. So sinisikap ko na maging distributor sa Pilipinas. So binigbigyan naman tayo yung plot. Hindi lang Pilipinas ang binigay sa atin. May ibang Asian nations pa. May 7 nations pa na. Sa'yo rin yun? Wow. Then naging kaibigan ko, kina-design niya ako ng pangalan. So ito ngayon ang naging nag-top up namin na pangalan, Unigrow. Pina-approve ko sa kanila, in-approve, nang ma-approve na, ito naging flagship name niya sa buong mundo. Kahit sa kanila, in-adapt na rin yung pangalan. Unigrow. So tayo naman, para naman hindi mag-copyright, in-apply ko IPO. Sa IPO tayo nag-apply, Intellectual Property Rights Office. At yan na ito ngayon. Wow. So, wala na pwedeng gumamit dito kahit sino. Oo.
Ngayon, anong epekto niya sa hayop pag pinapakain yan? Nung una, hindi ko naniniwala. Nung one time na after sa dinner namin sa labas, yung chairman of the board, nagbukas na isang ganito, binuho sa mesa niya. Tapos, nasalita siya na salita, sige siyang ganon. Ganun lang. dalawang kasama akong pare. Isang monsenior, isang vice monsenior, tatlo kami. Isang sase, naubos namin. Ang problema, pagdating alas dos, wala, parang nag-iira na kami sa kwarto. Kasi, utot ko na utot. Yung lumabas kami sa hotel, kasi sila may-ari ng hotel eh, 5-star hotel. Ang may-ari nitong producer. Nang lumabas kami, nagtagbulo yung mga guests. Saan galing, galit na ganun, saan galing yung baho ng... Yun ang epekto. Ilabas mo yung lahat ng laman sa tubig. Parang purga. So ganun din ang epekto sa hayop. Yun din. Para napupurga sila. O para patunayan yan, paano gagawin mo? Ito. O yan. Ayan o, kinakain talaga ni... Walang amoy. Ni Jimmy o. Amoy chocolate. O, ikaw nga. Ayan, nadali pa. Parang chocolate. Kami yan, hindi na malalapit. Mabaho na utot yun. Oo. Pagkasanay na. Huling-huli. Oo, ayun. Tinan nyo, edible siya ha. Pero siyempre, hindi naman natin ina-advise dun sa mga manunood sa atin na gawin ito. Pero ang pinapanayin lang nila na safe siya. Yes. Hindi naman ina-advise. Hindi siya harmful. Magkano yung ganyan? Pagbibili nyo. Mayroon tayong ginawang ano dito, suggested enterprise, SRP. Kasi na-encounter namin sa ibang lugar. Kagaya doon sa Tarlac, sa Concepcion. Binibinta lang 650 sa. Ang SRP natin ito is 220. Uh-huh. Ito namang ano, in growth enhancer is 300. So yung mga dealer natin sa ground, usap na lang, depende sa area niya, radius na area niya, doon pag-usapan yung discount. Mm-hmm. Hindi pwede tumaas ka. Kung medyo malalayo, siguro, additional cost na siguro sa freight. Mm-hmm. Pero hanggang maaari, yun lang sana para. Yung moto na, yung ano natin na makatulong tayo magsasakang, magkagamit sa ng mura. Mm-hmm. Ang butihing din secretary natin nagpatawag ng fertilizer derby last year. In-invite nila na lahat ng mag-produce or nag-negosyo ng fertilizer ay magkaroon ng fertilizer derby. So invite nila tayo. Ang mga listed company nasa licensed company almost 400. Yung nag-interest lang sa mag-participate is more than 30 companies. More than 30 ang nakapasa lang is 8. Sa criteria na siguro tinitingin na lang mga record, track record. So, 8 nakapasa, so tuloy nagkaroon ng derby. Hindi naman na ordinary derby dahil ginanap sa field race dito sa City of Muñoz. Taga-tatlo na tayo ngayon, naka-tatlong league na tayo. Kasi kailangan dalawang busy sa wet season, dalawang busy sa dry season. Ayun, last na natin ngayon. Last na natin ito ngayon, taniman. Mga, kaya natin mag-harvest? By Conco-Selectrain. Okay. So doon natin patunayan, Doc. Nung unang cropping namin, unang tanim, binagyo, dalawang beses. Lahat na pa. Kayo? Ngayon, negro lang. Nakatayo lahat. Wow! Nakatayo lang ako dito. Totoo yan. On record lahat yan. Second crop, unang bagyo. Maganda pa rin ang ano natin. Third, may hangin kami. Doon kinuminabutan, may hangin. Pagtalikod namin, nagtinim, nagbatapaan, binalikan ko kinabukasan, dapa na naman sila. Unigro na naman tayo. Hey, doon sa mga gustong bumili ng Unigro, paano? Paano sila bibili? I-check lang nila yung FB page natin, unigro.philippines. Lalabas ko lahat doon ng number ng opisina. 0921-488-8383. 0921-488-8383 sa smart yun, ito namang globe 0917-637-7817 0917-637-7817 Okay, bisitahin nyo yung kanilang Facebook page at pwede kayo magpadala ng inyong mga messages at mga tanong sa kanila.
Okay, si Cabernet, pwede yung i-text. Oh, diba? Ano number natin uli? 0917-511-4404. Yeah. Okay. Kaji, maraming salamat. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you. At maraming natutunan na naman ang ating mga viewers. Thank you. Hanggang sa susunod. Alright. Bye, guys. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.